Please rise for the entrance of colors. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. At tinapungtunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Kinabibilangan ang ating kor ng mga kadete ng sandatahang lakas at pambansang pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang tanod baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian ito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa ipapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Namumuna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa ating harapan ang Commander ng Tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng kor ng mga kadete ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño mula sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas. Ikinikintal sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni Cadet 2nd Class Joshua R. Pulido. Hinuubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Mangyaring magsiyo po na ang lahat.
ating natutunghayan ng mga sagisag mula sa salatahang lakas, pambansang pulisya at sa talot baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuot ang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Giovannis Leonardi Bibimaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng salatahang lakas sa pamumuno ni Commander Ray R.G. Jabonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Rangers Special Forces ng Philippine Army, Naval Special Operations Group ng Philippine Navy at 710th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Si Bayan. Ang ating kapulisan na nagpagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang Tanod Baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection at Maritime Security. Tunghayan natin ang mga sasakyan at gamit pandigma ng salatahang lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas. Gayun din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na din po ang pansuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng salatahang lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang explosive ordnance and disposal units, kabilang na rin po ang chemical, biological and radiological nuclear teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Special Operations Group ng Philippine Navy, ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL operation. Combat Arm of the Seguridad ng Bansa, kasabay ang Sigma Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang V-300 Armored Personal Carrier ng Philippine Marine Corps. Isang uri ng sasakyan na magagang namumuna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang nakalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on laying method at automatic low